Next, guys, is how to use rank math on page SEO tool. So, punta tayo dito sa backend, tapos punta lang tayo dito sa may rank math. Click natin tong rank math. Tapos, unang-una natin gagawin, guys, punta tayo dito sa titles and meta. So, i-check natin yung ating global meta. So, make sure guys na yung robots meta natin is nakalagay sa index. So, dapat nakacheck yung index. Tapos, the rest naka-default na. So, leave default na lang natin yung separator character. So, yan, dito. Tapos, kung dito mapapalitan nyo ito ng picture, yan. Kung gusto nyo i-capitalize yung title, pwede rin. So, save changes nyo lang. Tapos make sure dito na naka-lib default na naka-index. Tapos punta tayo dito sa local SEO. So kung person, dapat kung ikaw lang yung nagmamayari talaga, kung pag-vlog lang, ikaw nagmamayari lang. So person lang. Tapos kung organization naman, pwede dito sa organization. Tapos yung website name, nalagyan natin. Yan. Website alternate name. So pwede natin lagyan ng logo, yung URL natin, email. Lagay natin yung email natin, yung address, locality, region, postal code, country, yan, business type, yung oras, phone number, yan, about page, lalagay natin lahat yan. So, fill in natin yung data tapos, isa-save lang natin. Save lang natin. So, ang local SEO guys, so kagandahan nito sa local SEO, syempre, kung ano yung kunyari, magsasubmit tayo ng mga ng website natin sa iba-ibang mga directories, citations like say Google My Business, Yahoo, Bing, so Yellow Pages. So dapat yung information natin dito guys sa local SEO, yung information natin dito is same din doon sa ating sa iba pang mga directories, let's say Google My Business. Kung ano yung information natin dito, dapat same din doon ang nakalagay para hindi mag-conflict. Lalo na yung email, address, yan dito lahat. Pati yung oras, yung phone number, so lahat-lahat. So next guys is a social meta. So lagay natin yung Facebook page URL natin. Yan. Ito, importante to. Tapos yung the rest, kung may Twitter kayo. Additional profiles, pwede kayo maglagay ng schema dito, yung short description lang. Na related dun sa inyong brand. Tapos save changes nyo lang. Tapos dito yung homepage. Page formats. So, leave default na lang to lahat guys. Naka-leave default na lang. Kahit sa categories. So, i-leave default na lang natin. Tapos next, dito sa sitemap settings. So, dito sa sitemap. So, ito yung sitemap natin na submit na natin kanina. So, importante din yan. Tapos dito ay, so naka-leave default na lang to lahat. So, wala na tayong gagalawin. Tapos dito naman sa instant indexing. So, let's say may bago kang blog na ginawa na article. Pwede mo siyang i-submit agad for indexing. So, ito siya. Lalagyan mo lang yung URL mo. Kung ano yung URL. Let's say samplepage.com/love. Yan yung ano mo. Yan yung blog mo. So, lalagyan mo lang dito yung URL tapos submit mo lang. Tapos save changes. Tapos the rest dito guys, so naka-leave default na lang. Yan. So wag na natin gagalawin to. Tapos dito sa general settings. So dito guys sa general settings, ito guys, meron dito yung editrobots.txt. So, dito tayo mag-i-edit ng ating robots.txt. Click natin yan. So, ano ba yung robots.txt guys? So, ito naman guys is yung kunyari ito. Ibig sabihin na itong user agent may nakalagay na asterisk. Ibig sabihin, nung kinerate na natin yung website, yung WordPress, automatic na siya nag-create ng
eto ng robot sa TXT, ibig sabihin na user agents asterisk, ibig sabihin yung buong website natin, entire website natin, i-crawl ng Google. Inaallow natin yung Google na i-crawl yung website natin. Kumbaga, inaallow niya na i-index yung website natin. Yung buong page natin. So, yun guys. Tapos yung disallow naman, ito yun naman yung disallow, ibig sabihin naman nito, kung gusto mong mayroon kang certain pages sa website mo or certain files na ayaw mong i-index o ayaw mong i-crawl ng Google, so pwede mong ilagay dito. Tapos dito naman, makikita mo dito kung submitted na ba yung website mo sa Google Search Console. Tapos kung may papalitan ka lang dito, kung may edit ka, so dito mo siya edit. Tapos isa-save changes mo lang. Next is, punta tayo dito sa my dashboard. Tapos ito guys, pwede mo itong i-turn on yung 404 monitor. Sabihin ng mga 404 is yung mga hindi existing na ng mga links. So nagpalit ka ng links, mga broken links. So ito yun, pwede mo i-turn on dito. Ito naman ang AMP. Pwede mo rin itong i-install para naman to sa mga for mobile version naman. Para at least madagdagan yung, ito siya, yung meta tags sa iba pang mga pages. So, nasa sa'yo guys kung gusto mong i-install or hindi. So, pwede i-default mo na tapos yung analytics, yan. Pwede mo i-connect. Pero sa atin is connected na naman kanina kasi nag-connect na tayo ng Google Analytics natin. So, kahit hindi na to. So, the rest kahit i-default na lang natin guys. So, yan. Yan, ito yung schema, yung structured data. So, i-on lang natin. Yan. So, the rest i-default na lang natin. WooCommerce, kung mayroon tayong WooCommerce, so, turn on natin to. So, yan. Kumbaga, ano, i-default na lang muna natin. Kung hindi naman necessary. So, punta na tayo dito sa pages para makita nyo kung paano siya nag-work. Dito sa home, edit natin to. So, yan guys, kung mapapansin nyo, meron siyang scoring. Yan. 0 over 100. So, paano ba siya nag-work? So, guys, kung ano yung title mo dito, let's say, yung title mo is home, or let's say, palitan natin to ng digital. Yung title natin. So, dapat sa focus keyword natin is digital din. May digital din na word. Tinan nyo guys, nag-iba yung score, naging 46 over 100. Tapos na-check na dito. Hooray, you're using focus keyword in the SEO title. So mayroon siyang scoring, tapos kung ano yung mga hindi pa natin na-accomplish, naka-X pa siya. Pag naging okay na, ito na siya. So, add focus keyword to yung meta description. So ibig sabihin, ito, yung snippet. Let's say, lagyan natin na dito. Lagyan natin ito digital. Pero lalagyan natin dito ng dapat ng description talaga, short description. So, sample lang naman to para makita natin yung changes. So, guys, so, naging 48 na siya, no? Matcha-check na rin yan. Tapos, use focus keyword at the beginning of your content. So, pag may content na tayong pinalish, guys, dapat nandun din yung keyword na to, yung digital. Tapos, use focus keyword na content yan. Tapos, yung content natin, guys, dapat every paragraph, dapat hindi siya mag... So, sobra sa 300 words long. Huwag masyadong mahaba para readable siya. Tapos, expand pa natin. Tapos, bukod dun sa title siya, dapat mayroon din siya sa H1, H2, H3, tsaka sa paragraph. Tapos, dito naman, dapat sa image natin, ilalagay natin siya sa alt text. Yan. Density. Tapos, mayroon din dapat tayong internal links. Yan, ilalagay natin siya. Tapos yung sa AI, so dito sa AI, wag na natin ilagay. So, baka optional naman siya. So, not necessary guys na dapat naka-check lahat to. Ah.
kung ano lang yung applicable. Pero mas maganda, as much as possible, kung kaya niyong pataasin yung score, mas maganda. Tapos dito yan, add short and concise paragraphs for better readability. So kaya siya kanina, content should be 300 words long para yung readability niya. Tapos dapat magdagdag tayo ng images or videos. Yan. To make your content appealing. So pag nag-create tayo ng content, dapat may images at may videos din. Tapos dito sa advance, so leave default lang natin. Tapos eto naman, mayroon tayong tinatawag na canonical URL. So para naman sa ano tong canonical URL, guys. So ang purpose naman itong canonical URL is, let's say in sample, sa post mo is may post ka dito na ang content mo dito is health products, tapos sa ibang page health products din, tapos yung images mo halos magkaparehas lang yung content, almost the same yung content. So mangyayari niyan, guys, malilito si Google. Saan ba dito yung i-index ko? Kasi parehas na parehas. So, ang gagawin mo, yung URL na to, let's say digit A, samplepage.com/digital. So, kokopyahin mo yan, tapos ipipaste mo dito. Para at least, ito yung maging first priority na i-index ng Google. Tapos yung second page na katulad din ng page na to, kumbaga magiging second priority na lang siya for indexing. So, para ma-avoid natin yung tinatawag na duplication. Kasi mahirap yun, hindi kasi pwedeng ipagsabay i-index yun. Kumbaga mayroon tinatawag na highest priority. So, yan yung purpose ng canonical URL. Tapos naman yung breadcrumb title. Ito naman yung parang second na category ng ano, second layer, kumbaga. Let's say, example dito. Ito naman yung breadcrumb. Sample lang ha. So let's say, guys, ito yung first ano mo, first layer, ito yung pinaka primary header. Tapos pag may nasa ilalim ba ulit nito na clickable din dito. For example lang, may sa ilalim dito. So yun yung breadcrumb. Sample natin sa Google. Search natin dito. Webs breadcrumb. Tapos, images. So, ito siya, guys. Yan, kung mapapansin nyo. Ito yung ating primary header. Tapos, may second layer pa siya. Ito yung breadcrumbs. Yan. Yan. Best Buy, ganyan, ganyan. So, parang category siya, no? Category. Kumbaga, second layer. So, yun. Balik na tayo dito. Tapos, napunta tayo dito sa my general. Yan yun. Dapat palitan natin itong snippet. Yan, ito na. Tapos yung sa schema naman, dito guys, so pwede tayong maglagay ng ano, ang ibig sabihin naman ng schema markup is yung tinatawag na structure data. Let's say, pakita natin dito, sample ng structure data, schema, so ito guys, sample. Ibig sabihin nito, naka-structured yung, kumbaga yung content mo is structured. Let's say, ito yung may kulay red. Yan. Naka-structure siya. Tapos, let's say, ito. 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 Yan. So, structured siya. Saan pa ba? Kita pa tayo ng mga sample. Ito. Yan. Ito. So, yan guys, yan yung ibig sabihin ng schema markup. Structured data. Kumbaga, naka-organize. Kumbaga, naka-highlight yung mga pinaka-importanting bagay, naka-structure. So, kaya mahalaga din yung schema markup. So, nakadepende yun sa'yo kung paano mo siya i-structure yung content mo.
So, yun lang guys ang paggamit ng RankMath SEO tool. So, kung gusto nyo pang mas lalo pang matuto sa RankMath, so, mas maganda guys i-explore nyo siya. So, marami pa talaga siyang mga features na pwede nating i-explore.